sa itong kwento matapos maitatag ni Dakilang Alexander ang kaharian ng Greece. Ninais ni Dakilang Alexander na mag-iwan ng larawan ng kanyang sarili bago siya tumanda, kaya ipinatawag niya ang lahat ng sikat na pintor para ipinta ang kanyang larawan. Ang lahat ng pintor na dumating para magpinta ng larawan ng hari ay nagulat. Ito ay dahil may isang nakakapangilabot na peklat sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Kahit na ginawa ng mga pintor ang kanilang pinakamakakaya, walang anumang pinta ang nakapagbigay kasiyahan kay Dakilang Alexander. Ito ay dahil noong ipininta ng mga pintor ang larawan ng hari, ginawa nilang nakakatakot at malupit ang kanyang mukha dahil sa peklat na naiwan sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagpakita ang pintor na nagbibigay galang kay Dakilang Alexander. O hari, maaari ko bang ipinta ang iyong larawan? Pinaupo ng pintor si Dakilang Alexander sa may lamesa at pinapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay. Dahil natural na natakpan ng kanyang mga daliri ang peklat. Nagawang ipinta ng pintor ang larawan ng hari na nagpapakita ng kanyang dangal at dignidad. Si Dakilang Alexander na nakakita sa kanyang larawan ay nagsabi, "Bigyan ang pintor na ito ng malaking gantimpala." Nang labis na nasisiyahan, pinagkalooban niya ang pintor ng isang malaking gantimpala. Kahit na naitatag ni Dakilang Alexander ang dakilang kaharian ng Greece, mayroon siyang peklat na hindi niya ninais ipakita sa mga tao. Kahit na ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga pintor na nagbigay diin sa kanyang peklat, pinagkalooban niya ng isang malaking gantimpala ang pintor na natural na nakapagtago sa kanyang peklat habang nagbibigay diin sa kanyang dignidad. Gaya ng peklat na nasa mukha ni Dakilang Alexander, ang lahat ng tao ay may pagkukulang at mga bagay na hindi nila nais ibunyag. Paano naman kung ibubunyag at pupurihin natin ang mabubuting puntos ng mga tao sa halip na pupunahin ang kanilang mahihinang puntos? Kung mayroon tayong taus-pusong pagmamahal at pagsisikap, mapagtatakpan natin ang mga kamalian ng iba. Ang 3% ng asin ang nagpapadalisay sa malawak na dagat. Gaya nito, ang maliit na pagsisikap natin ay ginagawa tayong magkaroon ng malawak at magandang isipang sapat para mapagtakpan maging ang mga kamalian ng mga kapatid.